po yung picture nila. Kita mo yung trabador, walang safety gear. Yan. Okay. Yan. Right. Okay, sige. Yan pa. Oh, ha? Kahong-kahon na tambak lang dyan at walang fire escape. Kunting spark lang, sunog yan. Tostado yung mga tao dahil walang fire escape. Ayan. Balita ko, Mayor, meron daw tayong good news. Yes, Rafi. Actually, una, pagkababa natin ang telepono kahapon, una nating action kaagad by 4:30 yesterday or 4 PM, sinuspend na natin yung operations nila. So, they are no longer operating as we speak. Pangalawa, pinadala namin sila ng listahan ng mga findings na kailangan nila aksyonan, gamutin, bago natin sila ililift ang suspension. Okay. Kung hindi nila lilift yun, gagawin yun, tuloy-tuloy itong suspension. Pangatlo, okay, meron tayo yung mga concern on the unfair labor practice, yung below minimum wage, opo, yung mga walang walang night overtime, walang differential, opo, walang SSS, pag-ibig, PhilHealth. We will demand na bayaran nila to. Katsalaan, mabuhay po kayo. Ingat ko kayo palagi, sir. God bless po, Mayor, sir. Maraming salamat, Rafi. Magandang hapon. Dito tayo ngayon para masamahan na namin kayo sa office ni Mayor para matulungan tayo kung ano ba yung mga dapat natin gawin sa problema po ninyo. Ngayon, ilan po kayo na nandito? Nasa 13 po. Winuupahan po ng mayari ng pabrika, sa separate po yun sa labas. Ang problema po, nawa naman po ako nung mga katrabaho ko po sa Golden Eagle kasi stay-in po sila sa loob. Kagabi po, nagsilabasan po sila kasi pinapaalis daw po sila. May pipirman daw po na papel. Pag hindi nagpirma po, hindi po sila palalabasin. Ngayon po, yung iba nga pong trabador nandun po sa isang paupahan din po nila. Ngayon po, pinatayan po silang kuryente, nagchat-chat po sa akin. So ngayon, akyat na tayo para agad na natin makausap si Mayor. Opo. Ano tong naririnig ko na may papel na pinipirma na puti, na blanco? Diba nakalagay doon, pinauuwi kami dahil pinasara ni Mayor. Tama? Pinasara ko ho dahil hudyat ng reklamo ho nyo. Diba? Pero nung nag-investigate naman talaga, may mga violation. Yung mga violation niya ranges from sobrang ed, sobrang dumi. Diba? Opo, sobrang dumi. Poor housekeeping. Nakabalandra sa mga fire exit yung mga gamit. So ngayon nakasara sila. Binigyan namin sila ng checklist para ayusin nila. Property nila yon, pwede sila lumabas pumasok, bawal lang sila mag-operate. Pwede nilang bantayan yung gamit nila at kailangan nila magpapasok ng tao kasi kailan nilang linisin. May nagsabi sana isang manggagawa doon na may blankong papel na pinapipirma. Meron ba o wala? Sabi po nila mayroon po daw. Blanko daw po. Delikado yun. Pag pumirma kayo ng blanko, tapos punuin nila sa taas ng kung ano-ano yun. Unang aspeto, yung mga problema sa loob, yung madumi, yung occupational health, di ba? Pero ang pangalawa natin na problema, sa unfair labor practice. Yun yung rason kung ba't kayo nandito ngayon. Gusto po namin, sir, mabayaran po yung mga kulang po na sahod po nila. O yun na nga, yun yung ngayon tutumbukin ko. Alam niyo, pinalalalim niya kasi yung problema niya. Yung una niyang problema dito, it's a simple na gamutin mo to. Ayusin mo yung mga fire exit, ayusin mo yung mga dumi, ayusin mo yung mga open socket. Nagagawa yun na pwede nang pagtuusan ng pansin. Ang naiinis ako, ngagabi, hinostage yung mga empleyado, hindi pinalalabas hanggang sa pumirma ng papel. Tama? Opo, opo. Kasi yung papel na yun, delikado yun eh. Baka pwede niya ilagay doon na pumirma kayo sa taas, kami, ako si ganito ay bayad. Pero opo, hindi naman bayad. Kasi hinohostage niya yung mga tao, kaya ako naiinis kagabi. Kasi po, Mayor, yung iba po, gusto na po magreklamo kasi po, mga mahina po yung loob. Ano yung mga kulang? Para pwede natin singilin. Yung sasahod po, sir. 12 hours po ang trabaho ko. Pons, so bawat tao, gawan mo ng computation. Ano yung mga utang? Correct? Pangalawa, bayaran kayo. Okay? Pangatlo, itama na. So, below minimum wage, ano pa? Night differential, yes. Ano pa? Overtime pay. Mayor, yung pagdating po natin doon sa area, nabanggit po ng mga workers po natin na wala daw po talagang fire exit. So, totoo po ba na wala po sila? Hindi kami pwede mag-explain niya kasi bumbero, pero kasama sila sa inspection eh. Well, kasama namin yung BFP mismo, no, yung chief. May fire exit. Ang problema, yun nga, yung mga stocks nakaharang.
Kaya, kumbaga, isa sa findings namin is obstruction on leading to the fire exits, no? So, in-advise na sila ng fire, may natatanggal, may pinalilinis, kaya kasama rin yun doon sa findings. Barado nga talaga siya. And yung gilingan naman talaga, sa mga naikutan namin, madumi talaga yon, maalikabok. Pero kailangan linisin, ayusin, lagyan ng exhaust. So, kumbaga, nilista na namin lahat ng mga kailangan, may findings kaming binigay. Obstruction found along exits. Absence of, you know, walang emergency light, walang evacuation plan, mga electrical wiring, garbage and storage. Ito yon. Walang nakakalat lang yung mga basura. Opo. Safety guard, standard guards, tapos yung mga ventilation, lahat yun sinabi yon. Kasi kaya nga naiipon yung alikabok sa loob kasi walang ventilation eh. Kami po kung niyo rin hindi nag-stain, wala pong binigay sa amin na tech. Isama natin sa bilangan yun. Ang minimum kasi ngayon, magkano sa 8 hour, magkano alam ninyo? Diba 537? Eh may tumatanggap sa 320. Kulang na siya sa minimum sa 8 hour work. Ngayon naman, tatabok sa 12 hours. So sisingin mo ngayon yun ng overtime na 4 hours. So sa overtime pay, mayroon namang ano yan, increase. Dalawa ang kulang yun. Kulang sa sweldo, kulang pa sa overtime. Binabaya kayo ng overtime pero ayon doon sa 320. Tama? Ngayon naman doon sa Pacquiao naman, bakit yan Sir Pons nga? So dahil kulang sweldo nyo, kulang din yung 13-month pay. Yung holiday pay. Meron tayong 12 days holiday pay. Dapat bayad yan. So, service incentive leaves, ito yung 5 araw para tayo gamitin sa bakasyon, nagkasakit, kung may mga usaping pang pamilya, mag-absent yung parent, ganon. So, dahil wala, mula umpisa, sisingilin ninyo yon. So, sa SS naman yan, narinig namin, based interview, meron na sa inyong ano, voluntary? Arawan naman. Sa arawan. Ano ibig sabihin voluntary? Ikaw lang ang nagbabayad. Sila walang share. Ibawal din po yon. Yun man mula umpisa, sisingilin din ng SS yun. So, may hawak ba kayong payslip ngayon? Para yung mga batayan, okay. Hawak lang muna. So, meron. So, meron tayong pagbabatayan. Paano nyo naman nasabing 4 hours ang inyong overtime pay? May logbook ba kayo? O nakalagay sa inyong payslip? May time card po. May time card. May hawak ba kayo ng time card? May picture po. Meron. Okay, good. So, kapag kayo nanalo, 100% makukuha yun. At kung ibibigay naman nila bukas, well and good. Palakpak po tayo. Pag tumawad naman sa inyo, nasa inyo yan. Okay po, yun lang po at maraming salamat. Sa pagkakaunawa ko, nag-reconciliation na, di ba? Tapos yung numero accepted na sa inyo, tama? So lumalabas 1.765700.09. Madam, kailan to babayaran? Bali, may dalawang ano po kami. Kung po pwede daw po na yung 500,000 magdagdag po kami ng 200,000 kung papayag po sila. Utang niyo sa tao yan eh. Ba't tayo nagtatawaran? Magbibigay po kami ng 500,000 sa ngayon. Tapos yung matitira po sa 1.7, ano po, Mayor, bali, babayaran po namin. Pero every month po sa loka. Hindi natin. Pumapayag pa kayo? Hindi po. Kasi pauwi-uwi na po kami ngayon eh. Ako nga, pauwi na po akong probinsya ngayon, sir. Kasi gusto ko po makuha ng buo kasi uwi na po akong ano. Maliit na nga po yun. Nasa 100 lang po yung ano ko eh. Hindi ko naman pera to para mag-negotiation sa'yo eh. Remember, there are 3 grounds to your suspension of permit. 1, fire safety. 2, occupational health. 3, labor. Balita ko yung dalawang yun, tinatrabaho nyo dahan-dahan. Pero ito, tinan nyo ma-resolve, bayaran nyo, tapos-tapos na. Hindi sa ayos ang bayaran, hindi nga kaya ng company, kaya nag-ano sila, nag-option. Eh, hindi rin naman kaya ng mga tao na mag-antay ng ganun katagal. Parang ang amicable, it's like win-win solution, sir. No, the amicable there was we allowed you to reconcile. Dati 3 million yan, di ba? Noong nag-reconcile, nagbulat-latan, umabot ng 1.7 o 1.8, kulang-kulang. Opo. Hindi naman parang hinugot sa hangin yan eh. At least the burden is on you, not on us. Ang sunod na nito, given that the account has been reconciled, we will now go to Department of Labor para ma-attach yung mga bank account nyo, pati yung machine. Lalalim to ng lalalim. Kung ako sa'yo, si Mr. Wang, kung sino man siya, gawa niya na ng paraan yan, bayaran na sila para tapos na tong issue na to. Pero hindi ko rin ibabalik sa inyo yung business permit nyo hanggang sa ma-resolve nyo to. So kayo, pili kayo, araw-araw tayo na problema o gawan nyo na ng paraan niya ni Mr. Wang? Ang akin lang pakiusap, sir, ano na, pa-operate mo na ako. On what grounds? Tutulungan na niya kami. Hindi kayo tapos eh. We will comply, nagko-comply po kami, sir. Eh, pero tapos gusto niyo buksan ko kagad? Ako wala namang pakiusapan na kailangan eh. Ang importante lang, gawin nyo yung tama, tapos wala namang pakiusapan eh. Wala, tama nga po.
tatanggapin niyo ba yung alok nila? Hindi po, hindi po. Kung ako, kung para sa akin, kasi ako pauwi po, Mayor, gusto ko na po, makuha na po ngayon yung buo. Kasi pabalik-balik na lang po dito eh. Sabi niya po nila, walang problema sa pera ngayon. Ang liit na nga po ng ano, dami ng kalta sa amin. Lahat po, binayaran na po namin sa kanila. Ngayon, wala na po ako mauwihan nga po. Wala na akong kapira-pira. Nangiram na nga lang po akong pamasahe. Kakausapin ko na lang siya. Kausapin ko na lang. Yes, ha? I will. Let us know, ha? Fake ako na kung pwede. I'm not here to, it's not, hindi ako ang nagtrabaho para umuo sa iyo. Tatanggap ba kayo ng kompromiso? Hindi. Bakit kayo tatawad sa isang bagay na pinagtrabahuhan na nila at utang nyo sa kanila? Bakit tayo tumatawad? Eh, hindi, eh bakit po sila pinatrabaho? No, I tell you, kasi pumayag naman po sila ever since. No, no sir, I'm not arguing with you. I'm just telling you what is in my heart that I do my best to argue it. Kunwari, mag-ina kayo. Kunwari, mag-ina kayo. Madam, papatayin kita. Payag ka. Pero po, ba, pumayag siya. O di nagsulatan tayo. Pinatay kita. Does that not absolve me of the crime? That it does not. Parang you just documented unfair labor practice. You committed the crime. You put it in writing. And now you're going to take it against them. Technically, yung kasulatan na yon, null and void yun eh. Illegal yun eh. Akin na, kakasuhan kita lalo. Akin na, ebidensya na yon. Hindi mo pwede sabihin, naggumawa ako ng krimen, pero legal yung krimen dahil pumirma naman sila. Eh may batas tayo, para saan yung batas kung akin na yung mga papel? Akin na. Dadaling ko na sa Dole yan para, akin na, actually, ba't ko pa dadaling sa Dole? Unfair labor practice na yon. Dinocument niya ang unfair labor practice. I'll be fair. No, kinausap ko na sila. Hindi, sir. In every rule, there's an exemption. Ah, no. In the law, there's no exemption. Yes. Ignorance, hindi inaano. Pero tayo, being a human, no. We accept. The law is very clear. Hindi ito masosolve. Sige, di patagalan tayo. Malaki ang lugi ko. Hindi ko makukuha yung presyo para sa kanila. Ang next na gagawin ko na niyan, magfa-file na kami sa Dole. Kaya para Dole, para ma-attach yung mga properties. Kasi wala akong power to attach eh. Para ma-attach na yung mga bank account, yung mga ari-arian, para mabayaran yan. Dole lang may ganun kapangyarihan eh. Yung kompetisyon ko po para sa akin, madam, kulang pa nga yung kung iisipin po. Wala pa po yan dyan. Hindi ko na po dinagdag sa kompetisyon ko yung holiday pay, saka 13 month pay po. Kwintayin mo po, Ma'am Geraldine, alam mo po yan. Kung ilang taon na po ako dyan sa inyo, alam mo po yan. Hindi na po ako nag-aabol niyan. Ang inaabol ko po yung competition diyan, yun po ang bayaran niyo. Sabi ko nga, mag-iwaiwalay tayo pag nabayaran niyo yan ako. Wala na akong pakialam sa pabrika ninyo. Wala na kayong pakialam sa akin. Hindi na ako nag-aabol ng benefits po. Bayaran niyo lang po ako niyan. Tapos ang usapan po natin. Hindi ka bumibili ng appliance dito, ha? Pinaghirapan nila. Tapos na sila doon sa services rendered. As a contractor, technically contractor sila eh. You should pay them already. So Alice, how do you want to part ways this morning? I have to talk with the rear management. Ito, hindi nga to pay slip eh. Bawal nga to eh. O ito, o kasalanan nyo, kakaganyan nyo. O yes, sige. Sir, kasi I have no position na mag-ano. Ang Alice, akin lang, pumunta ako dito, ayusin ko. Yung dating mo kasi dito, yung pumunta ka, iba si Alice last week nung kausap ko na wanting to help. Iba si Alice na kausap ko ngayon who is already defending something na baluktot. Ganun ang dating sa nang iba ka. Ilalatag yung numero mamaya sa boss mo, balikan mo na lang kami para masabi na namin sa kanila ano yung sagot. Then we can schedule na lang a meeting pag may final na sagot na. Kung wala talagang sagot, ang next meeting natin, hindi na sila. Dole na kausap natin para magsasampa na kayo ng unfair labor practice para mahabol natin yung halaga na hinahabol nyo gamit ng garnishment o ng attachment. Mga kasama, pasensya na, wala ako kasi akong ganung kapangyarihan. Alam rin nila yan. Hindi ako pwede magpa-hold ng bank account. Lagpas sa kapangyarihan na mayor yon. Okay? Thank you, Mayor Rex. Iwanan basta nasa tama ka, ilalabang ka ng patayon kahit na sariling reputasyon niya ang ito. Habang hindi nare-resolve lahat ng account, lahat ng mamamayan na yon, hindi tayo magbubukas. Ilan pa ang naiwan? Report ko sa akin ng company, pero ng 7 naayos. Pero 5 po lang yung nandito. Eh, pero 13 kayo eh. Yes po, may naiwan. So marami pang naiwan. Hindi ako titigil hanggang sasabihin ng lahat ng 13, kontento na sila. Sa akin po, okay na po yun, Mayor. Kasi ngayon po kasi yung asawa ko po, naghihingi po ng pambili ng magatas kasi may anak po akong isa. Wala po akong maipadala, wala po akong mautangan. Tinanggap ko na lang po yung 95 pong open nila kasi
wala po akong pagkukuhanan po. Okay. So maraming salamat po. Thank you na binalikan niyo ako to update. Pero mag-antay pa ako doon sa ibang balanse. Thank you. Thank you. Kukuha sana kami ng travel pass papauwi sa probinsya. Joe, kailangan nila ng mga travel pass sa probinsya. Pwede mo pa-assist ngayon sa police? Same day, pwede ma-release today? Tawagan mo yung police, ha? O di siya mag-assist sa inyo sa police para ma-release na. Ang bilang naman ni Mayor, 13 sila. At may naiwan pang, sa pagkakaalam ko kasi ang naiiwan lang is 6. Dahil may report din sa akin na hindi nakasama sa kanila pero babayaran na rin sa ngayon. Kung yung may 6 man na naiwan, binigyan naman ni Mayor ng ultimatum yung company na may time para ayusin. At kung sakali naman talaga hindi maayos at hindi magpagkakasundo yung company tsaka yung worker, iakit na ito sa NRC. Basta ang ano lang naman ni Mayor, hanggat hindi natatapos, yung 13 worker, hindi sila mabubuksan. Sir Jesus, magkano po ang ating natanggap? 95,000 po, Sir Idol. Maraming salamat po sa tulong niyo po. Dahil kung hindi po, dahil sa inyo, hindi ko po tumahawakan na pira na to. Maraming salamat po. Sir Jesus, mabilis lang. Ano pong plano natin ngayon sa ating nakuhang 95,000 pesos? At ito, pag-uwi ko po ng Bicol, ipapagawa ko na po yung bahay ko. At saka yung sobra po, gagawin ko po ng sari-sari store po, Sir Idol. Ingat po tayo pa uwi ng ating probinsya, ha? At sana po, makatulong talaga itong perang nakuha natin ngayong araw na to. Okay, sir? Ingat po tayo. Okay. Okay, Sir Arcel, ngayon, magkano naman po ang ating natanggap? 95,000. Salamat po, Sir Idol. Rapi. Sir Arcel, ngayon po, ano naman plano natin sa ating natanggap na perang ngayon? Abala ko po sanang mag-konting negosyo lang po, ma'am, sa dito lang sa Valenzuela. Kayo naman ay binata pa, wala pa pong pamilya. Binata pa po. Oh. Nanay Cheryl, magkano naman po ang ating natanggap? 100 po. Maraming pong salamat, Sir Idol Tolpo. Nakuha ko po yung pera, 100,000 po. Magninegosyo po ako ng kahit konting sari-sari store. Nanay, saan ang probinsya po natin? Bicol po. So ngayon nanay, makaka-uwi na tayo, ha? Okay, ingat po tayo sa pagbabiyahe. Salamat po. Sir Harry, magkano naman po ang ating natanggap? Nakuha na ko po yung 80,000. Sir Rafi, maraming salamat po. Sana marami ka pang matutulungan tulad sa amin. Thank you. Sir Harry, ano pong plano natin sa 80,000 peso? Bili ko ng bangka, ma'am. Mangisda na ako sa probinsya. Bibili po ako ng bangka kasi yan lang po ang hanap buhay ko sa probinsya namin. Sir, saan ang probinsya natin? Cagayan de Oro po. Cagayan de Oro. Okay, sir. Sana po, malaki talaga matulong yan sa inyo. Panibagong buhay. At habang pandemic pa. Ano, ingat po tayo pabayahe ng Cagayan de Oro at mamaya po darating na inyong travel pass para dire-diretso na tayo. Okay, ingat po tayo, sir, ha? Nakuha ko po yung sa akin 80,000 po. Sir Richard, ano pong plano natin sa 80,000? So ngayon po, ma'am, wala pa po kasi uuwi pa rin po ako sa amin, sa probinsya namin. Saka na lang po ako magplano pag nandun na po ako. Nagpapasalamat po ako sa iyo, Idol. Nakuha ko na po yung kulang sa amin, para sa amin talaga. Maraming salamat po. Salamat, Idol! Maraming salamat. Salamat po. Ibigay sandala ng mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos ama, nakamasig sa'yo, ika'y ginagabayan. Meron na po tayong 19.1 million subscribers, Idol. 19.1 na tayo. Ang bilis na. 19.1 million subscribers sa YouTube channel ni Idol Rafi. So sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, make sure po na pindutin niyo po yung bell button, select niyo po yung all para lagi po kayong updated sa mga latest videos na ina-upload ng Rafi Tulfo in Action YouTube channel. Maraming salamat po.